Ito yun guys, ang oven niya guys. Hindi na daw siya. Bubuksan natin to guys para malaman. Yan na guys, nabuksan na natin yung microwave. Ito na yung sa ilalim. So, ang unang gagawin natin dito kasi magdepende kasi tayo sa customer ano yung complaint niya. Sabi niya ay hindi umiinit. So, na-double check din natin. Mas maganda i-double check. Tama naman di umiinit. Gumagana, nag-aham yung microwave. So, ibig sabihin problema lang pag-heat. So, ang main target natin dito ngayon ay sa magnetron, pero sa little background guys, by the way, kung mag-check kasi ka dito, kailangan step by step ang microwave. Sa mga previous kong video na mention ko nga, ang microwave is may dalawang stages, ang low voltage o ang high voltage. So kung halimbawa ang complaints ng may-ari na bedsheet walang power, so mag-focus ka doon sa low voltage muna. Dito ang fuse niya, tapos thermal desk, tapos dito sa door switch, o tapos sa mga relay bago na sa input ng primary. So ang ano natin guys, i-check natin to manual kasi mayroon naman tayo sa mga parts by parts nga natestingan natin doon sa una o mga previous natin na video. So check natin una ang magneton crisis, ang problema, o baka open, o dami mga possibility kasi sa magnetron is yung grills niya, itong grills niya, hasang niya, maluag na yan, o tapos yung magnet nag-crack na, yun ang mga possibility. So sundan niyo ako guys para naunan natin. And guys, gagawin natin is kunan natin yung input voltage guys sa primary. Kailangan magkakuha tayo dito ng low voltage kasi kung wala hindi talaga gagana yung yan. Video lang para safety, yun lang ng mga insulator. Tapos yan guys, yun ang primary guys, basta galing dito primary, dito ang primary, ito na kasi secondary na to dito. So ilagay natin sa test prod natin guys ang isang linya. Basta gawa ka make it nga sure ang magalaw yan guys para walang shorted. So isit natin yung natin guys, multimeter sa AC guys, AC pa yan. Ilagay mo sa 250 guys. Ayan eh. 250. Ilagay mo sa 250. So, kunin natin huwag magpalo. Kailangan yan. Ang palo dito ay nandito yan. Malapit sa. Kaya yan, malapit yan dito sa 250. Either mga 230. Yung So, subok natin guys. Malaman natin. Saksak natin muna. Yan guys. I-set na natin na start lang natin. Huwag may tingnan lang natin yung palo guys sa 220. Ayan, tumapalo guys. So may input ka guys, hindi lang umiinit. So stop na lang natin. So confirm my primary voltage ka guys. So tanggalin natin. So dahil na yan guys,
naka-charge yan. So ang capacitor natin kailangan natin i-short guy kasi okay na tayo sa low voltage. Confirm natin may ano tayo sa stage natin na may supply. So ang ano natin sunod natin ano ay ang high voltage. So di man tayo maka-check ng ano on circuit, mag-test ng voltage. So mag pisa-pisa tayo parts by parts natin subukan. So kaysa na charge ang ano capacitor, so kailangan natin i-short yan guys. Kailangan natin i-short. So kailangan natin ng jumper, pero huwag yung jumper direct to metal guys kasi mag-weak in yung capacitor mo. So kailangan kang may load resistor. Marami ka ng mga load resistor, ceramic resistor to, 10 ohms 25 watts. So ano mo lang ang i-drop mo lang yung voltage na store sa capacitor. So ano mo lang yan guys, yan tapos hawakan mo lang to, for sure lang guys kasi high voltage yan guys, nag-store yan ng 2000 volts, 2001 volts. So yan lang natin, i-click lang natin yan. Yan o, nag-spark konti siguro lang natin guys para okay. Nakaya na discharge na yan sa resistor niya guys. Na discharge na yan dito. So okay na guys. May libre ka na diyan mag ano tanggal kasi na discharge na natin. Ganun na procedure guys, ingat lang. So tanggalin natin din to kasi may ano tayo, may low voltage na tayo. So kalimutan mo na yung low voltage mga door switch kasi gumagana dito. Ang focus na sa high voltage. Lagay natin sa R times 10 guys para makita natin. Yan naman ang mga ano ko sa video ko guys. Ayan guys. Tingnan natin. So wala tong ano ay sa ano. Yan guys. Calibrate natin. Ah, yung secondary guys is 1 ohms lang yan guys. Less than 1 ohms. Yan guys, almost zero, so less than 1 ohms. Okay yung secondary guys. Ang primary, so din na natin ano as primary guys kasi nag-ano na guys, may supply din lang mag-init. So next ang diode guys. Diode is the ground is positive, so ang ano negative is there. So isit natin sa diode sa pinakasagad guys sa mga previous kong video sa R times 100k para ano mo reading. Ang iba guys nagamit sila ng battery pero sa akin din na analog na lang. So makita natin is condition. Yan guys, nagpapalo siya. Tikita ko sa inyo. Calibrate muna natin para mas madali ang analog yan o sa mga tulad sa mga active components. So positive natin si ground kasi naka-ground yun ang ano, diode. Tingnan natin. So may reading siya guys. Yan. Reverse natin guys, kailangan walang reading para condition ng diodes. Pag may reading guys, short na yan. So wala yung reading guys, so condition diode. So dito na naman tayo sa capacitor guys. So balik tayo sa R times. Ilagay natin sa 1k director na lang guys kasi sa previous video ko iano ko doon isa-isa ko ano magano galing sa R times 10 sa 10k dito ano ko na lang masadahan ko na lang. So R times 1k tayo guys, tandaan basta mga low capacitance is pataas din ang resistance sa pag-check mo. So gamitin din natin ang ano the way to test ang forward o reverse test. Yan may palo guys. Yan may palo guys. So malakas ang palo niya guys.
kasi bumabalik ang deflection, no? So ibig sabihin condition ang capacitor, guys. So kung may reading yan, guys, mag standby. So ibig sabihin ay shorted na yan, guys, eh. Pero guys, ilagay mo doon sa 100 times key, guys, tataas pa yung reading, pero mag reading na siya sa 10, mayroon siyang 10 mega ohms nga reading. This is a, ano mo yan, guys, yan, calibrate, may mag reading yan sa 10 mega ohms reading yan, guys. Mag stay yan siya, guys, yan, oh, yan 10 yan, yan. So 100 ang reading niya, guys, times 100 kay, so 10 mega ohms. So mag standby, kahit balik na rin mo yan, guys, na yan, magre-reading talaga yan siya, guys, sa 100. Ayan. Ayan siya, eh. Ayan. Kasi may nakasyant siya nga 10 mega ohms sa terminal niya. So condition ng capacitor, guys. So dito tayo ngayon sa balik na sa R times 10. Dito tayo sa fuse na, guys. Fuse. Yun, guys, walang ano ang fuse, guys. Ilagay natin sa half time. Sige, pinasagad para malaman o wala natin. So wala talaga, guys. So open, guys. So pinaka ano ka sa taas, open. So bingo, ang sira, guys, is fuse. So pasadahan na lang natin ang ano, guys. Lagay natin sa R times K. Pasadahan natin ang terminal sa ano, magnetron. Ganon, guys, may reading less than 1 ohms is condition yan. Ilagay natin sa 100K para sa terminal 1 to ground. So walang reading, so ibig sabihin delay grounded. So okay ang magnetron mo, guys, kahit sa kabilang terminal, ganun. So ganon lang pag-check, guys. Yun ang pag-ano. So palitan natin fuse para malaman kung gagana. So nabingo kagad natin. Ganun lang kadali, guys, ang ano, pag-check ng microwave. Natin para malaman kung gumagana. Yan. Yan ang problema. Tapos, lagyan natin, gamitan natin para for safety lang, guys, yung long nose. Yan. So, okay na, guys. Subukan natin para malaman kung gumagana. Kumuha muna ako ng tubig, guys, kasi para pag-testing natin. May laman kasi hindi advisable ng microwave na walang laman ang loob pag nagpa-under ka. So lagay ito, guys. Yan. Saksak natin, plug natin. Ayun, matuno, guys. Isit na natin sa 1 minute. 1 minute and 50 seconds, guys. Ayan, guys, oh. 1 minute 50 seconds. So pandarin natin, guys. Start natin. Ayan. Magana, guys. Ayan natin. Kung umiinit na yan, guys, active ang ano natin, fuse. Pero hindi pa rin uminit. So, ibig sabihin, hindi pwede yung fuse na nilagay natin. Yan natin. Uminit yun. Bingo! Ganun lang kasimple, guys.
mag-repair ng microwave. So please subscribe my YouTube channel, guys. Like and share para mapakalat natin yung advocacy ako, matulungan din yung mga beginners at siya gusto matuto mag-repair. Sa aking channel, guys, is John and Family, and my FB page is John Flores Mistula and Do It Yourself. Dalawin niyo, bisitahin yung page ko at saka channel ko. Dami kayong matutunan about repair, hindi lang sa microwave, guys. Lahat na field ng electrical or electronics na appliances. So malapit na, guys. Yan, wala na, guys. So tanggalin natin, guys, para sigurado. Tanggalin natin, bunutin natin ang para wala ng power. Init talaga, guys. Init na init. Okay na okay, guys. Okay, okay. So yun lang, bro. Umuusok pa, guys. Makita ba niyo? Umuusok ko. Umuusok ko. Oh. So, bingo, guys. Thank you, guys, for watching, guys. Kasunod, abangan niyo akong mga ina-upload. Marami akong na makontent na. See you, guys.